Magandang umaga sa inyong lahat, mga idol, ulit. So, panibagong vlog na naman po tayo, naisipan ko lang ito. So, kanina mga kantos is nag-hunting tayo. So, katatapos lang. So, masyado nang malakas yung hangin, tsaka wala na rin sa atin yung mga target natin. So, ngayong araw, mga idol, is comparison video na tayo. So, subukan natin to at andito rin lang naman. So, gusto ko sana i-compare side by side itong dalawa nating bagong action cam. So, ito yung luma nating Akasu. At ito yung bago nating 4K 60 frame per second. So, tingnan natin mga idol, side by side yung quality nila. So, kung interesado ako mga idol, stay tuned lang dito sa video. Subukan natin to mga idol. Sabay natin silang o pag-record mga idol para parehas yung ambience ng ating makikita. Katulad ng mga light ng ating araw. Kasi, pabago-bago yung araw at medyo may mga ulap. So, tingnan natin mga idol yung footage niya, tapos yung slow motion, kung may time lapse, lahat ng pwedeng ma-compare natin. Tapos yung boses mga idol, lalo na pag nakalagay dito sa ating waterproof casing mga idol. Pero yung pag underwater mga idol, hindi na natin susubukan ngayon kasi wala tayo ditong dagat. So, maybe kung madagdag ko mga idol sa dulo, din natin to sa Karamuan. So, pupunta tayo ng Karamuan bukas. So, dadalhin, hopefully madala natin itong dalawa at masubukan natin to underwater na dalawang camera. So, eto sila mga idol. So, side by side, tingnan natin kung na mas maganda. So, yun mga idol, tingnan natin. Samahan nyo ako mga idol. So, ayun, simulan natin, ipapasok natin itong dalawa dito sa ating mga casing. So, ito yung unang test natin, yung sound. So, i-on na din natin. So, saglit lang ito mga idol na mga na video natin. So, yan. I-on na din natin ito. So, ayan, naka-on na sila parehas. So, subukan natin mga idol na pakinggan natin yung ating boses. Mic test, mic. Mic, mic. Mic test, mic. Okay? So, ito yung test natin. First test ng voice sa Akasu and Andur. 4K 60 frames per second. Mic test, mic. Mic, mic. Mic test, mic. Okay? So, ito yung test natin, first test ng voice sa Akasu and Andur, 4K 60 frames per second. Ayun. So, tingnan natin mga idol, anong resulta. So, the rest mga idol is magpo-footage na ako na wala ang mga casing. So, stay tuned lang kayo sa magkakaganapan. Tingnan natin kung ano magiging resulta nito mga idol. First test, okay. So normal video, 4K 30 frames per second, parehas. Again, normal video, pero 60 frames per second na yung ating shot, yung ating Andur. 30 frames per second. So ito mga idol yung pinaka zoom ng dalawa. So right side is Akasu and the left side is yung ating Andur. So tingnan niyo yung pag yung difference ng kanilang zoom. So para po sila times 4. So ayan mga idol. Tapos yung clarity.
So, ayun na nga mga idol. So, nasubukan natin to. Yung kinaiba lang nito mga idol. Eto mga idol, meron fast motion. So, eto naman wala. So, yung app nito mga idol na yung app ng video dito mga idol is normal mode, loop record, time lapse, slow motion, fast motion mga idol. So, bali lima. Samantalang dito mga idol, sa mode nito is apat lang. So, video, slow motion, loop, tsaka time lapse. Yun. Pero yung slow motion dito mga idol is 1080p. 4 times. Dito naman, 2.7K 2 times. So, tingnan natin. Kasi walang, hindi ko na binabago yung settings nila. So, ang ginawa natin is kung ano yung ibibigay sa atin na pinaka-maximum nila is yun ang kinukuha natin. So, sa about naman dito sa settings, mga idol, or sa clarity ng aking nakikita dito. So, yan. Ito yung Akasu. Ito yung ating, ayan. Ay, sorry. Wait lang. Yan. Yun. So, hindi ko alam kung nakikita nyo yan, mga idol. So, yan. So, depende yan, mga idol. Pwedeng nasa screen lang yan ng ating action cam yung nakikita natin. So, medyo madilim pero tingnan natin sa live footage niya, mga idol. Pag ganun pa rin. Nung tingnan natin yung area, so, maiko-compare natin yan doon. Or kayo na, mga idol, yung mag-judge dito sa ating alin ba mas maganda. So, about naman sa size, mga idol, mas malaki ito kesa dito. So, malaki ito ng kaunti, mga idol, yan, oh. So, mataas siya ng kaunti. Nakikita nyo? Sa size naman, sa screen, so, the same, parehas. Yung lapad niya, parehas din. So, yung battery niya, parehas din. Yung battery life, mga idol, is hindi ko pa natatry, pero ito, mga idol, is nakikita ko. Parang, madali siya mga idol mag low bat. So hindi ko lang alam, madali siguro ma-low bat to kasi every time na kinukuha ko yung footage niya dito papunta sa aking cellphone is nagre-rate agad yung battery niya. So doon lang naman, pero ngayon mga idol wala pa, wala pang bawas yan. Tapos in standby ko to mga idol, nakuha ko yung 1.5 hour mga idol, 1 bar lang yung nabawas niya, naka-standby siya. So, hindi po yung nagre-record. Naka-standby lang siya. Ito naman, matagal din to malobat mga idol na kaso. Problema dito mga idol, pag nag-transfer tayo ng file sa ating cellphone mga idol, is madalas siyang fail. So, na-fail yung, yung file niya. So, ang ginagamit natin dito, linilipat natin sa ibang phone at sinishare it na lang natin yung file ng video. So, para mas madali ma-transfer. Tapos, kung halimbawa man na mag-transfer ka dito, ang tagal niya papunta sa phone, mga idol. Samantalang, dito naman, sa bago natin, ang bilis lang. So, nag-try ako mag-transfer ng nasa 1.5 gig, mga idol, na video dito. Going sa cellphone ko, siguro inabot lang ako ng 2 minutes mag-antay. Tapos na, mga idol, yung 2. Tapos, hindi siya fail. So, playable ko siya. Yung MP4 ito, mga idol, yung format niya, same din dito, MP4. So, kailangan siya i-compress pag lalagay mo siya sa CapCut, mga idol. So, ano ba, mag-i-edit ka ng inyong video, kailangan mo siyang i-compress yung file or magko-compress yung CapCut ng file para malipat niya dito sa ating, para makita ng ating CapCut app. So, yun, mga idol. Ito, comparison ng dalawang unit, mga idol. So, kayo na po maghusga kung sa tingin nyo alin ang mas maganda or worth it nga ba. Ito, mga idol, nabili ko 6K plus. Samantalang, ito, mga idol, is 3.7. So, malayo yung difference niya at wala naman ako nakita ang pinagkaiba. So, ito, sa tingin ko, nung nagamit ko to, mga idol, is malinaw talaga to. Pero ito, mga idol, hindi ko pa to na gagamit talaga kasi ka-unbox ko lang to kahapon. So, hindi ko pa ito nagagamit ng talagang matagal. So, wala pa akong masyadong review about dito sa footage. So, eto mga idol, dual screen. Yan. So, pwede ko ilipat sa inyo yung screen. So, unahan. Yan, mga idol. So, meron lang akong plastic pa dyan sa harapan. Kaya medyo malabo, mga idol. Hindi ko pa tinatanggal. So, yan. Ano pa nga ba, mga idol?
pwede natin. Parehas to pala mga idol, may zoom. So, ang magnification nito meron. Pero eto mga idol, pag once na nag-record ka na, hindi mo na siya ma-zoom yung inyong video. Samantalang eto mga idol, habang nagre-record ka, kaya mo galawin yung magnification niya. So, pwede ka mag-zoom ng video sa papunta doon sa target mo or something na tinitingnan mo or pinifilm mo mga idol. Pwede. Samantalang ito, kailangan mo munang i-zoom bago mo siya i-record. So, mawawala na yung function ng zoom niya or ng ganong function niya mga idol once na na-hit mo na yung record video. So, yun mga idol. So, sana po is na may nakita kayo dito at kung may bala kayong mga idol magbili ng inyong action cam mga idol. So, ito lang example ko. So, ito nagagamit, pwede na natin itong magamit sa ating scope cam. Ito mga idol mahirap. So, kailangan natin talaga ito palitan ng lens para magamit natin sa scope cam. So, malabo talaga siya pagdating sa scope cam. Ito naman is medyo okay yung kuha niya. So, yun mga idol. Kahit hindi na natin baguhin yung lens. So, yun mga idol. Maraming salamat pa rin sa inyong panonood. Hanggang dito na lang. Take care. God bless. Peace out. Thank you pa rin. Pang-apat nating vlog.